mga bata, ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang maaaring maging bunga sa ating kapaligiran kung hindi natin ito iingatan. Napakaganda talagang pagmasda ng ating kapaligiran, lalo na kung ito ay malinis at may mayayabong na mga halaman at mga puno. Bilang isang bata ay mayroon ka ng mga pwedeng gawin upang mapanatili ang kalinisan at maiwasan ang pagkasira nito. Ano kaya sa tingin mo ang magiging itsura kapag nasira ang ating kapaligiran? Dahil sa pagpuputol ng mga puno, magdudulot ito ng malaking problema sa ating kapaligiran. Marami rin maaapektuhang mga hayop sa pagkawala nito. Maaaring magbunga ito ng pagbaha sa mga pamayanan at makaapekto sa paglambot ng lupa na magdudulot ng pagguho nito. Nakakatakot! Dahil na rin sa maling paraan ng pagtatapo ng basura, magdudulot rin ito ng malaking problema sa ating kapaligiran. Maaaring masira ang mga yamong tubig tulad ng ilog o dagat, pati na rin ang mga pagkamatay ng mga isda at iba pang naninirahan sa ilalim nito. Dahil sa pagkawalang disiplina sa paglilinis, magiging marami ang ating paligid. Makakaapekto ito sa ating kalusugan at magdudulot ng iba't ibang uri ng sakit. Mali rin na sinusunog natin ang ating mga basura. Bagkus, ay isabuhay natin ang pagbabukod nito upang hindi ito maging bunga ng ating pagkakasakit. Mga bata, ating tandaan, gawin ang karapat-dapat upang maiwasan ang mga kalamidad. Maglinis ng paligid. Bilang isang bata, makatutulong ka sa pamamagitan ng pagpupulot ng mga basurang nakikita mo at pagtapon nito sa wastong lagayan. Importante rin na matutunan natin ang kahalagahan ng pagtatanim upang mas dumami pa ang mga puno na magbibigay sa atin ng sariwang hangin at mga pagkain. Ugaliing ihiwalay ang mga basurang nabubulok at di nabubulok. Dapat natin itong itapon sa tamang lagayan kung saan ito kabilang at huwag sa kung saan-saan. Ngayong natutunan nyo na ang maaaring maging bunga ng kapabayaan sa kapaligiran, maaaring mo nang sagutan ang paglalapat. Bilugan ang mga sandi na nagdudulot ng mga kalamidad. Ano kaya ang naging dahilan ng pagbaha sa lugar na ito? Ating sagutan ang unang bilang. Ano kaya ang naging dahilan ng pagkaubos ng mga puno? At ang sagot sa ikalawang bilang ay... At diyan nagtatapos ang ating aralin ngayong araw, mga bata. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!